Hello mga habibi! Welcome po ulit sa aking YouTube channel na Burias Mix Vlog at maraming salamat sa walang sawa ninyong panonood sa aking mga video. So ngayon, ang gagawin natin ay ito. Buto ng pomegranate na frozen. Ayan. Gagamit din tayo ng mismong pomegranate na fresh. Ito, dalawa. Malalaki. Kailangan haluan natin siya ng fresh para yung pakla at saka yung ano, makukuha natin. Kasi kung walang fresh, puro buto lang ang gagamitin natin itong frozen. Medyo hindi kasi ganong lalasa yung ano, yung pomegranate. Ang isa nito ay balatan natin. No? Balatan natin. Bawat kalahating kilo, kalahati din ito ang ihalo natin. So, dalawa ang gagamitin natin. Supra, tabi natin ito. Ito, kasi magamit pa natin yan sa susunod ng mga araw pag mayroong mga order. Okay, mga habibi. At gagamit din pala tayo dito ng lemon salt. Yan. Lemon salt ang ilalagay ko. Kasi yung iba, ang nilalagay nila ay lemon fresh na pinipiga lang nila. Mag-gloves muna tayo. So, ang muna natin gagawin ay ano muna, palatan muna natin yung pomegranate. Kita ba dito? Yan. Ilang alip ya. Yan. Ating kutselyo. Balatan natin itong isa. Kaibigan, nabalatan ko na. So, hiwain at hatiin natin. Yan, tabi mo natin ito dito. Tapos, itong isa naman, hugasan natin. Tapos, tanggalan lang natin itong ano, dulo. Tapos, hatiin na rin natin. Kasi kalahati-kalahati ang gagamitin natin. Bale, pagkapate natin para hindi mahirapan yung blender. Okay, mga habibi. So, yung ating buto ng pomegranate. No? Puro buto talaga ito. Tapos, pinuprosin lang nila para hindi masira. So, ilagay na natin dito sa blender. Kalahati lang muna. Sara ni lemon salt. Tapos kalahati ng fresh na granada. Tapos asukal. Isang baso. Stoping. Yan, mga 1 liter lang ang tubig. Abot na ito ng 1 liter, 1 liter and half ang tubig natin.
suspension natin, ito na naglalagay. Dito sa lagana. Kalahati ulit. Tapos ganun lang, paulit-ulit lang. Isang kutsara. Tapos isang basong sukal at kakaunti. Yan. Yan ang ano ko dyan. Yan ang sukat ko. Tapos tubig. Ganun ulit. 1.5 liter. Pangalawa. Okay. Tapos ito ng press na pomegranate. So kung napapansin nyo, marami siyang bula. Kung nilagay dito yan sa planggana, kasi ang gusto ko sa ang discarte ko dyan, yung mga durog na buto, pabababain ko muna. Sa ngayon dito sa blender, marami din. So tanggalan na rin natin bago natin nilagay dito. Yung ginawa natin juice na pomegranate, hayaan muna natin dyan ng mga ilang minuto lang, kahit mga 10 minutes lang, na makababa lang yung ano, makababa lang yung mga buto na nadurog na nanaklinder. Okay mga habibi, nakalipas na ang 10 minutes, so 15 minutes na nga siguro. So salain na natin itong ginawa natin kanina na pomegranate. So, papakita ko sa inyo kung paano salain. Kaya nasabi ko na maraming trabaho, matrabaho ang juice na ito kasi ilang beses mo salain. So, tingnan nyo. So, ito yun ang ginawa natin kanina na pomegranate. Medyo lumutang na yung mga ano. Yan. Medyo lumutang na yung
pula at saka tumining na. So sasalain natin, lipat natin dito. Gamitin natin ang pinong salaan. Okay. Ito yung pinong salaan na hindi. Ramadan, isang ram na ganito ang gagawin ko ay malapit ng Ramadan. Ayan. Yung mga pinagsadaan na bibig, tapon na natin. Kasi hindi na natin kailangan yan. Tapon na natin yan. Tamo, kanina punong-puno ito. Tamo, yan na lang pinakapila na sumog ng buto. Tamo, mayroon pa rin. Ayan mga kaibig. O, salin ko na siya dito. Tikim din tayo. Ayan, mga pinalangga. Okay, mga kapibi. Ganun lang, no? Ito yung Diyos na ito yung Diyos na ginagawa ko na medyo hindi ko masabi na simple. Kasi nakita nyo naman, ang daming trabaho. Okay, mga kaibigan, mga habibi, nakita nyo naman ang paggawa ko ng pomegranate, no? 2 kilo ang ginawa ko ngayon. So, nakapuno tayo ng isang ganito. So, maraming trabaho at matrabaho, marami kang maraming proseso bago mo siya maibigay sa customer. Ilang beses na salain, 8. 8 ito. Depende yun sa salaan na pino. Kasi yung salaan ko, pino na yan. Pero medyo mano pa rin. Mayroon pa talagang salaan na pino talaga. Yun ang maganda. Siguro magsala lang ako doon ng 4, kaya 5. Okay mga habibi, maraming salamat at syukran.